Kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng Jan DTV. At ngayong araw na ito ay aalamin natin ang mga sumunod na tagpo sa kwento ni Narisa, ang dalagang pinamanahan ni Aling Mila. Well, hindi mo pa ba napapanood ang part 1 at part 2 ng video na ito? Huwag ka nang mag-alala. Para makasunod ka, ilalagay ko ang mga video link sa description at pinned comment ng video na ito. Nakatagpo niya nga ang isang lalaki na nagsasabing siya ang anak ni Aling Mila. Sinabi nitong ibalik sa kanya ang yaman ng ina dahil walang karapatan sa mga ito si Nerissa. Ano kaya ang gagawin niya sa tagpong ito? Yan ang dapat niyong tutukan at huwag palampasin dahil sa ating sunod na kwentong ito ay tiyak na maraming aral kayong makukuha. Kaya halika na, tumuto ka na at tapusin mong video na ito hanggang sa dulo. Binibigyan lang kita ng isang linggo upang umalis sa bahay. Iwanan mo ang kotse at iwanan mo ang susi ng kwarto na ibinigay sa iyo ng aming ina. Ito mga katagang sinabi ng lalaki na nagngangalang Antonio Sandoval. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Nerissa. Hindi niya rin malaman kung ano ang kanyang gagawin at saan ba siya magsisimula. Sa isang sulok ng kanyang isip ay nagsasabing kung totoo ngang anak siya ni Aling Mila, dapat niya lang ibalik ang lahat ng yaman sa tunay na anak ng matanda. Kung tutuusin ay laking pasasalamat na nga niya dahil sa nakapagtapos siya ng pag-aaral gamit ang pera ng matanda. Para sa kanya ay sapat na yon. Malaking bagay na para sa kanya na nakapagtapos siya at magsisikap siyang mabuti para maitaguyod ang sarili dahil wala na siyang ibang aasahan na tutulong sa kanya. Kinabukasan, maagang bumalik sa Maynila si Nerissa upang makipagkita sa isang abogado. She wants to know about her legal rights and responsibilities regarding Aling Mila's riches. Nang marating niya ang law firm, agad siyang nakipag-usap kay Mr. Holgado. Sinabi niyang lahat dito ang concern niya at binigyan naman siya nito ng legal advice. Sinabi ng abogado na lahat ng yamang iniwan sa kanya ni Aling Mila ay sa kanya, sapagkat lahat ito ay may dokumento at nakapangalan sa kanya. Ngunit kung mapapatunayan na totoong anak si Antonio Sandoval, ay dapat niya lang ibalik ang mga ito. Ang mabuti nilang gawin ay alamin kung totoong anak ni Aling Milagros si Antonio. Sinabi rin ni Nerissa sa abogado na kung totoong anak naman ni Aling Mila si Antonio, willing siyang ibigay at ibalik ang lahat ng iniwang yaman sa kanya ng matanda. Lumipas ang isang linggo at bumalik nga si Mr. Antonio Sandoval sa bahay ni Nerissa sa probinsya. Hinihintay naman talaga siya ng dalaga. Gaya ng sinabi nito, kukuhaning lahat sa kanya mga naiwang yaman ni Aling Mila. Kasama ko ang aking lawyer para patunayan sa iyo na ako ay totoong anak ni Milagros Sandoval. Pag-uumpisa ng lalaki sa pagdating pa lang nito sa bahay ni Nerissa, sabay abot ng mga papeles at dokumento na nagpapatunay na siya ay si Antonio Sandoval at biological mother niya si Milagros Sandoval. Maupo po muna kayo at nang makapag-usap tayo ng maayos. Umupo naman ng mga bisita, naganda ng merienda si Nerissa para sa mga panauhin. Nandun din ang kanyang abogado para sa maayos na pagharap niya sa taong nagsasabing anak ni Aling Mila. So paano ba yan Miss Nerissa? Nandito na ako, kaya ibalik mo na sa akin ang lahat ng iniwan ng aking ina. Matigas na sabi ni Antonio kay Nerissa. Ichinek naman ni Mr. Holgado ang lahat ng papeles at dokumentong dala ni Anton. At lahat ng ito ay pawang mga legal documents. May mga picture pa ng pamilya Sandoval. Nandoon si Aling Mila at ang kanyang asawa at mga anak. Ibig sabihin ay totoo ang sinasabi ng lalaki na siya ay anak ni Aling Mila. Hindi na nakipagtalo pa si Nerissa dahil alam naman nito na sa kanilang dalawa ay ito talaga ang mas may karapatan sa yaman ng kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi lisanin ang bahay na iyon sa Kakahuyan. Ibinigay ang susi ng kotse at ang susi ng kwarto na may limpak-limpak na kayamanan at ang malaking bahay na nagsilbi rin niyang tahanan sa loob ng ilang taon. Nakalis na ang abogado at si Nerissa sa bahay na yon ni Aling Mila.
Isinabay na ni Mr. Holgado si Nerissa pabalik sa Maynila dahil wala na rin itong sariling sasakyan. Kasama ng ibinigay kay Antonio Sandoval. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe pabalik sa Maynila sakay ng kotse ng abogado. Thank you so much, attorney, ang sabi ng dalaga kay Mr. Holgado sabay abot nito ng sobre sa abogado bilang bayad nito sa pagtulong sa kanya. Thank you is enough, iha. Tugon naman ng abogado kay Nerissa sabay tanggi sa iniaabot nitong sobre. Gamitin mo na yan, iha, sa iyong pasimula sa buhay. Alam kong masakit din para sa iyo na kunin ang lahat-lahat ng ganun na lamang. Naku, attorney, nakakahiya naman po sa inyo pero salamat po talaga ng maraming marami, ang sambit ni Nerissa. Walang anuman, iha. May mabuti kang puso at alam kong pagpapalain ka pa ng Panginoon. Nang makarating si Nerissa sa kanyang tinutuluyang bahay sa Maynila, nag-ayos lang ng sarili at bago matulog ay umusal siya ng panalangin sa Diyos. Panginoong Diyos, tunay na banal at makapangyarihan ka sa lahat. Kayo na po ang bahala sa akin. Kung anuman po ang iyong kalooban ay siya nawang mangyari. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Mahimbing nang nakatulog si Nerissa. Payapa ang kanyang kalooban at wala nang isang hinanakit sa puso niya sa mga nangyari. Dapat lang naman talaga na mapapunta sa tunay na kamag-anak ni Lola Mila ang mga bagay na pansamantalang naging kanya. Lumipas sa mga araw, buwan at mga taon. Nagsikap at nagpursige si Nerissa sa buhay. Bitbit ang kanyang mga pangarap, nakapasok siya sa isang kilalang kumpanya at pinagbubutihan niya ang kanyang trabaho. Kung dati-rati ay sakay siya ng kanyang kotse, ngayon ay nagko-commute na lang siya pagpasok sa opisina. Isang hapon bago siya umuwi, dumaan siyang muli sa kalye kung saan nakita niya ang maglola na kanyang tinulungan. Inabutan niya ulit ang mga ito ng makakain. Apo, maraming salamat. Ngayon ka lang yata ulit napapasyal dito, ang sabi ng matanda. Opo nga lola, naging busy lang po. Pagdamutan niyo na po yung naibigay ko sa inyo. Sige po, alis na po ako ha. Sa ganoong tagpo muli sila nagkita ni Steven, ang lalaking binata na laging nag-aabang kay Nerissa sa di kalayuan ng kaliyang iyon. Laking pagtataka ng binata kung bakit wala itong sariling sasakyan at parang ang laki ng ipinagbago ng buhay ng dalaga. Bagamat taglay nitong angking ganda, mayroon talagang nagbago sa dalaga. At iyon ang dapat niyang malaman, bulong ni Steven sa sarili. Hindi napigilan ng binata, sinundan niya ng lihim ang dalaga hanggang sa makauwi ito. At yan nga mga kaganapan sa part 3 ng video na ito. Sana'y mag-iwan sa atin na malaking aral ang episode na ito na bagamat simpleng buhay na lang ang mayroon si Nerissa, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang tumulong sa kapwa. Hindi rin siya nag-interes sa yaman na ipinamana sa kanya ni Aling Mila. Bagkus ay ibinalik niya ito sa tunay na anak ng may-ari. Bagay na mas nagpagaan ng kanyang kalooban. Kaya naman ngayon ang nais niya ay magsikap at abutin ang mga pangarap niya sa buhay. At ipinangako niya sa kanyang sarili na tutulong pa rin siya sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Ganyan kaganda ang kalooban ni Nerissa. Bagay na dapat nating tularang lahat. Ngunit, ano kaya magiging papel ni Steven sa sunod na tagpo sa buhay ng dalaga? Yan ang dapat niyong pakaabangan sa part 4 ng video na ito. Ano ang masasabi niyo sa video natin ngayong araw na ito, mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Siyempre, bago matapos ng video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Shoutout kay Tara TV Fox, sa ating idol na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout din kay Ian Monte TV. Maraming salamat din sa suporta mo, Roy Gersava. Maraming salamat din Josepina B. Manggogong. Shoutout din kay Eliza De Gracia. Maraming salamat din po Estrella Gutierrez. Shoutout din kay Maris D. Alamer. Maging sayo Joselito Gonzales. Shoutout din kay Ellen De Leon. Shoutout din kay Jade Luna at maging sayo Doty Garcia. Maraming salamat din sa pagsuporta mo Maribel Domingo at maging sayo Juvie Baruman. Shoutout din kay Kuya Nelvin TV. Maraming salamat din sa suporta mo, Yam Borromeo. Shoutout kay Roda Leonen Kireho.
Shoutout din kay Leonida Weybridge from La Union. Shoutout din kay Arvin Clint P. Velasco. Maraming salamat din sa iyo, Al Breven de los Reyes from Tagaytay City. Shoutout din kay Ragana Smeljun at maging sa iyo, Mario Faura. Shoutout din kay Ignacio Junior Sarmiento. Maging sa iyo, Milet Manuel. Shoutout din kay Rico Ladrillono. Salamat din sa suporta mo, Joselito Cero. Shoutout din kay Jamila Amara at maging sa iyo, Gipsy Shesi. Shoutout din kay Kian Pahak na palaging nakasubaybay. Shoutout din kay DJ Oreo at kay Romeo Maglasang from Iligan City. Shoutout sa Gonzaga Clan ng Iligan City. Shoutout din kay Risay Ria Boy Patubinsa. Salamat din sa suporta mo, Monching Hagus. Shoutout din sa iyo, Jeffer Flores Montejar. At maging sa ating idol na si Ian Tots TV. Mga pare ko, kung gusto nyo makapanood ng ganitong klase ng content, ay visit tayo na ang channel ni Ian Tots TV. Shoutout din kay Hentai YT at maging sa iyo, Cheryl Escubio. Shoutout din kay Angel Yangon from Rosario, Cavite. Shoutout din dito kay ate na hindi natin maintindihan ang pangalan. Shoutout din kay Jomar Belano from Cagayan Valley. Mag-iingat po kayo dyan. Shoutout din kay Rodney June Litrato. Salamat din sa suporta mo, Ronnie Betoy. Maraming maraming salamat din, Ruby Guevara. Shoutout din sa iyo, Santos Recaña Jr. Shoutout din kay Rino Cator at maging sa iyo, Lisel Soto Jimenez na palaging nakasuporta at nakasubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout din kay Chuyu Chu. Salamat din sa suporta mo, Makirbay Paleño. Shoutout din kay Ragana Smeljun at Janrey Tobola. Shoutout din sa iyo, Rosemar Channel at Nathaniel Solomon. Maraming salamat din sa suporta mo, Nilo Nombela. Salamat din, Michael Baron Bonrosto. Salamat din sa iyo, Mary Fe Illustrisimo at maging sa iyo, Garatome Asahi. Salamat din, Blackpink Blinks BTS Army. Salamat din kay Dante Trabucon. Shoutout kina Sagirel, Christian, Rex Inson, Lord Jam, Jamuner, Art Diaz. Ito ay ang Group Cute. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Mag-iingat kayo palagi. Shoutout din kay Grace Matugas. Shoutout din sa iyo, Mark Jan Manggubat. Maraming salamat din sa ika ni Kanoy. Shoutout din kay JP Cercado Abdon. Maraming salamat din sa iyo, Dante Manpatilan. Salamat din sa suporta mo, Larry De La Cruz. Maging sa iyo, Leonida Weybridge. Shoutout din kay Marvin Logroño. New subscriber here. Pa-shoutout po, Shaila Guanizo. Shoutout din kay Roldelen Abad from Olongapo. Shoutout din kay Fatima Habib. Maging sa iyo, Dennis Olivares. Shoutout din sa iyo, Rogelio Olimba. KWTK from Kuwait. Shoutout din kay Dlon Raban. Shoutout din kay Sean Tercero. Salamat din sa iyo, Janet Labin. Maraming salamat din, Ray Sabado. Shoutout din kay Angeli May Adino at kay Skylar Guru. Mga pare ko, pwede nyo rin bisitahin ng kanyang YouTube channel kung gusto nyo makapanood ng ganitong klase ng content. Shoutout kay Peter Agosto at Jimmy Regalrio, Jimmy92. Shoutout din kay Maris D. Alamer. Maging sa'yo, FCL J. Fijo. Shoutout din kay Shane Cool. Maging sa'yo, Merly Antonio from Saudi. Pa-shoutout po sa Chodoro Family. Maraming salamat po sa inyo, Chodoro Family. Shoutout din kayo, Sipina B. Manggogong from Bagumbong, Caloocan City at Vincent Aris Casimiro. Shoutout din kay Ador Olson, Dekit Jimboy at Jomar Sabala na palaging nakatutok sa atin. Shoutout din kay Manfred Lizardo, Carlo Agustin Nobles, Mary Jane Corpin, Jan Mercian Abustan, Danilin Parnites, Amy Monroy, Emmanuel Liray, Jan Ryan Diolata Ebrada, Jan Estaris, Nico Pasha, Jan Harold, Paulo Rojas, Mark Nathaniel Baloyo, Juneski Escobolio, Vincent Aris Casimiro, Norman Apolinar, Russell Lacanaria, Liomil Nakasi, DJ Orpiana Esmereldo Laiba, Angeline Arpon, Oliver Lasso, Maymay Dulnuan, Rufa Formanes at Zay Antolihaw. Maraming salamat din, Yana Zian Suliano at sa'yo, John Albert Bonagan. Salamat din, Jonathan Alcantara, Janet Labin, Jolbert Luminarias,
Snow White Makaraeg, Dondoy Maylas from Ibahay, Aklan. Shoutout din kay Mary Jean Gapon from Sara, Iloilo. Shoutout din kay Jomil Duringo Vlog. Shoutout din kay Mary Joy Nadal, Rodelio Tunayan, Ariel Lazarte, Liza Ignacio, Mark Stephen Rosales, Garatome Asahi, Angelin Arpon, Julius Lina, Vasco Saed, Thomas Alvaran. Maraming salamat din Lailani Sumatra at kay Iza Asares Diorico at sayo Junjun Suganov. Kung gusto niyo makapanood ng ganitong klase ng content ay tuloy-tuloy lang dapat ang pagsuporta niyo sa ating YouTube channel. At para mapasama sa shoutout, ayan, lagi kong paalala, mag-comment kayo sa ating pinaka-latest na mga videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John DTV, signing out.